pag nagre-refill tayo, magre-refill tayo. Ito. So, hindi po siya umaandar. Good morning mga katubig, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. At for video mga katubig, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po natin ma-diagnose yung ating dispensing pump ay ayaw umandar, no? So ngayon, tuturo ko po sa inyo kung ayaw umandar yung ating dispensing pump. So ano po yung mga unang naisip nyo dahilan kung bakit ayaw po umandar yung inyong water pump, no? Doon sa ating dispensing pump. So ngayon, meron tayong ikinabit dito na EPC, yung automatic pump controller. So ngayon, puno naman yung ating product. Ito yung ating product. Ayan po yung ating product, mga katubig, no? So puno naman siya. Ayan, puno. Marami naman siyang laman. Pero ayaw umandar yung inyong dispensing pump. Ito, nakasaksak po yan. Ayan. Kung nakikita po ninyo yung wire na yan, nakasaksak po yung ating dispensing pump. So ngayon, pag nagre-refill tayo, magre-refill tayo. Ito. So, hindi po siya umaandar. So ngayon mga katubig, ay kakapain nyo po yung inyong water pump. So pag kinapa natin yan, ito. So sobrang init, no? No? Bakit umiinit? Dalawang ibig sabihin po niyan mga katubig, no? Kapag ka nag-failure po yung ating automatic pump control, ibig sabihin, walang laman to, so ito, automatic yan mag-shutdown yung ating automatic pump control. So ngayon, ang nangyari sa kanya, may laman naman ito, itong ating product tank. So hindi siya nagre-refill, no? So, ibig sabihin po, yung water pump po natin yung nagka-problema. So, sobrang init po. Ngayon, so bakit mabilis uminit yung ating water pump mga katubig? Siguro, yung inyong water pump ay pinalitan nyo na ng capacitor. Dapat yung capacitor na inyong ipapalit, 0.9 lang. HP, no? Horsepower, 0.9. So, dapat yung 0.9 na yan, yung capacitor nyan is nasa 12.5 UF. So ito, na-rewind na to. Ngayon, ang ginawa ko ay pinalitan natin ng capacitor yan. So ang nilagay natin is 12 lang. Nagbawas tayo ng 0.5 kasi na-rewind na nga to. Kasi kung masyadong malaki naman yung ilalagay natin dito na capacitor, so ang tendency niyan, bibilis yung ikot ng motor natin. So talagang bibilis uminit, no? Kaya meron tayong nilagay dyan sa loob na thermal fuse. So ngayon, pag yung thermal fuse na yon, ang purpose nun, kapag ka umiinit yung makina natin, is hindi aandar yung ating pump. So aandar lang ito mga katubig kapag, so yung purpose ng ating thermal fuse dito sa loob na nilagay mga katubig, is para pag ka umiinit yung pump natin, mag automatic shutdown siya, hindi siya andar. So ngayon, sobrang init ng ating water pump, kaya tumigil siya, no? Hanggat mainit po yung pump natin, hindi po aandar yan. So ang advice ko sa inyo mga katubig, kapag kaluma na po yung inyong water pump, normal na po yan na mabilis uminit, kaya huwag nyo na pong lagyan ng thermal fuse kapag ka nagpa-rewind kayo, no? Dahil masisira at masisira din yung thermal fuse. So, yan po yung problema nyo lagi kapag ka nagpapa-rewind kayo, pabalik-balik kayo sa nagre-rewind. So, mas maganda po na pag nagpa-rewind kayo is lagyan, huwag nyo nang palagyan ng thermal fuse. So, ngayon, ito mga katubig, kapag pag hindi na ito mainit, hindi na siya mainit, so ayaw pa rin umandar, ibig sabihin po, yung thermal fuse po ninyo ay na busted na o kaya sira na yung inyong thermal fuse. So kaya sa may mga water filling dyan, kapag ka nagpa-rewind kayo ng inyong water pump, huwag na kayong magpalagay ng thermal fuse. Okay lang yan sa mga bago, no? Kasi kapag ka umiinit talaga, normal na itong umiinit yung ating pump kasi maghapon o kaya marami kayong nire-refill. So iinit talaga yan, ang iinit.
Tapos ang tendency niyan, kung fluctuated pa yung inyong power supply, mabilis umikot yung inyong pump. Kahit na yung kapasitor natin is sakto lang sa kanyang pirahe ng water pump natin, no? So, ang problema ngayon, matagal po yan lumamig yung ating pump. So, ngayon, kahit gawin na, i-reset natin yan dito, no, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga nagwa-water refilling dyan. So, try nating i-reset, mga katubig, no? So, ganyan po yung lalabas sa inyong EPC. No, nagwa-water failure. Ayan, failure siya. So, ngayon, i-reset natin yan. So, ayan na. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo, mga katubig. I-reset lang natin siya. So, ngayon, ang nangyari dyan ay yung thermal fuse na nilagay natin doon kasi na-reach na ng ating pump yung init. So, ngayon, na-under na yan. Dalawang ibig sabihin po nyan, mga katubig, no? Kapag ka nag-failure po yung ating automatic pump control, ibig sabihin, wala tong laman, so automatic yan mag-shutdown yung ating automatic pump control. So ngayon, ang nangyari sa kanya, may laman naman ito, itong ating product tank. So hindi siya nagre-refill, no? So ibig sabihin po, yung water pump po natin yung nagka-problema. So sobrang init po. Kaya yun po yung kagandahan din. Maganda rin po yung may thermal fuse, kaso kapag ka umiinit yung ating makina, automatic siya magsa-shutdown. So kung mga luma na rin yung inyong water pump, mga katubig, so wag na lang kayo magpalagay ng thermal fuse para dire-diretso. Bawas na lang kayo ng ampirahe sa inyong capacitor. Kung dati siyang 12.5, pwede siyang gawin 12. Yung ikot ng ating pump is hindi masyadong mabilis. Kapag ka mabilis naman yung ating water pump, so mabilis talaga siyang uminit. So ayan lang po, mga katubig, no? Ayan na, okay na. Oh, ayan na. I-reset lang po natin siya, mga katubig. So try natin mag-refill. Try natin i-refill kung gagana siya. So ayan na po, mga katubig, no? Kung nakikita niyo po kanina ay hindi po siya nagre-refill. So, ayan na, okay na, mga katubig. So, medyo delayed siya namatay, no? Ayan, no? Matagal siyang mamatay. Mga ilang seconds po siya bago mamatay. Normal lang po yan, mga katubig, no? Ayan. So, ito. Hindi na siya mainit. Malamig na siya. So, kailangan natin yan pahanginan para mawala yung init niya.